Bawat TechVog graduate, world class. Yan po ang Tatak TESDA. Ikaw ba ay isa sa kanila? Ikwento mo naman sa amin ang iyong storya. Nung bumagya dito sa Leyte, yung mga pangarap ko parang bumagsak. Baka hindi na matuloy yung training. Dahil sira na ang center. Naisip kong magtrabaho pansamantala para matulungan ko ang tatay kong buhayin, ang tatlo ko pang mga kapatid. Mahirap lang kami. Kaya nung naipas ako yung entrance exam sa test na auto mechanic training, hindi ko mapaliwanag ang saya ko. Nabuhayan ako ng loob. Yung pangarap ko na may ako sa kahirapan yung pamilya ko, parang magiging totoo na. Kaso bumagi. Pero bumalik na yung pag-asa ko nung tumawag yung coordinator sa training center. At sinabi niya na mag-uumpisa na ulit ang training kapag ni-repair na yung nasira sa training center. Napakaswerte ko at scholar ako ng TESDA. Para bang nakikita ko na ulit na matutupad ang pangarap ko para sa pamilya ko. Isa po ako sa 30 scholars ng first batch sa TESDA Auto Mechanic Training Center sa Leyte. Sa training center, ibinigay po sa amin lahat ng aming pangangailangan. Na-adapt din namin yung disiplina ng Japanese. Sa awa ng Diyos, naging dahilan kung bakit ako naging overall top notcher ng first batch. Sa Auto Mechanic Training Center, mas konti po talaga yung mga babae. Kahit dito sa Isuzu, mas konti yung bilang ng mga babaeng employees. Pero kahit ganun, napatunayan kong kaya ko din po pala yung mapagbuti yung trabaho. Marami sa mga kasamahan ko dito sa quality control ang graduates din ng TESDA Region 8 Auto Mechanic Training Center. Natuwa sa amin yung mga Japanese na managers kasi pulido daw kami magtrabaho ng mga babae. Natuwa din kami kasi natulungan din namin ang company na mapaganda mga products at services. Tumatak talaga sa isip ko yung halaga ng dekalidad na pagtatrabaho. Kapag buo yung pagkatao mo, tumataas din yung antas ng tiwala mo sa sarili mo na mangarap ng mas malaki. Yung mga kabataan na kagaya ni Joshua na nangangarap, maiangat sa hirap ang kanilang pamilya, kung darating ang time na nahihirapan kayo, isipin nyo lang na may hangganan ang pagsasakripisyo. Kasi ang pangarap, kung malaki, kailangan din ng mas malaking sakripisyo. Pero sa uli, mas malaki naman ang ibabalik sa iyo na tagumpay. Ako si Jonaline Navarosa, nakakamit na ang mga pangarap. Ako si Joshua Abilino, patuloy na nangangarap. Tatak TESDA!